Sastre. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo mga kasityo bangungot? Ako nga pala si Rolly, isa sa mga silent pero avid listeners ng channel na ito. Medyo matagal-tagal na rin akong tumatambay dito. Kaya naman naisip ko, bakit kaya hindi ako magbahagi rin ng kwento? Pero itong kwentong isishare ko sa inyo ngayon na hindi ko nga pala sariling karanasan. Nasagap ko lang to nung nagbakasyon kaming mag-anak sa probinsya ng asawa kong si Patricia last December. Unang beses ko kasing nakarating noon sa probinsyang kinalakihan ng misis ko. Nung makakilala kasi kami ay hindi naman doon nakabase ang parents niya. Dahil may bahay din sila sa Marikina kung saan kami nagtatrabaho ni Pat noon. Pero nang mag-retire ang mga biyanan ko ay naisipan nilang bumalik na ulit sa probinsya nila sa Bicol. At doon ay magnegosyo na lang ng poultry farm at maliit lang namang piggery. Kaya nito ngang nakaraang Disyembre ay doon namin napiling magdaos ng Kapaskuhan. Nay, sino ho bang nakatira dyan sa kabilang bahay? Ilang araw na kami rito pero parang hindi ko nakikitang lumalabas ang tao dyan eh. Sila pa naman ang pinakamalapit na kapitbahay nyo. Anong bahay? Yang napapalibutan ng malalaking puno? Ano ka ba, Rolly? Wala namang nakatira dyan. Bata pa yung si Patricia, abandonado na yan eh. Oo? Eh ba't parang may nagbubukas naman ng ilaw dyan sa gabi? Kapag nagyoyosi ho kasi ako bago matulog, dyan ako sa tapat tumatambay at nakikita kong maliwanag sa loob niyan. Sa kakagabi ho, rinig kong tumutunog yung sewing machine, parang may nananahi. Kumakanta-kanta pa nga ho eh. Tinawanan lang ng biyanan kong babae ang tanong ko, Sir Jupiter, kaya napakunot na lang ang noo ko at napagamot ako sa ulo. Iiling-iling pa siya bago niya ko iniwan sa salas. Pagkatapos niyang magpaalam, natitingnan niya raw ulit yung niluluto niyang ulam para sa pananghalian namin. Sabi ko tuloy noon sa asawa ko, Lab, nalipasan na yata ng gutom si nanay. Tumatawa ng walang dahilan eh. Pinandilatan naman ho ako ni Patricia at sininghalan. Tanong ka kasi ng tanong, napakatismoso mo. Tapos po, inirapan niya na ako. Alam mo, may mga bagay na hindi mo na dapat malaman. Mag-enjoy na lang tayo rito, imbis na tanong ka ng tanong dyan. Itinikom ko na lang tuloy ang bibig ko dahil baka madagukan pa ako ni Mrs. eh. Nakakayaman hong aminin pero miyembro ho kasi ako ng samahan ng mga takusa. Takot sa asawa. Ganun pa man, hindi naman po nawala ang nararamdaman kong curiosity tungkol sa misteryosong bahay na yun. Talagang hindi ako mapakali, kaya ang ginawa ko, nagtanong ako sa iba. Uy, mga suki, bilhin na kayo dyan. Biko, sapin-sapin, suman! Isang umaga, habang nagkakape ako sa tapat ng bahay ng mga binan ko, ay nakarinig ako ng isang matandang babaeng naglalako ng mga kakanin. Kaya naman agad-agad ay tinawag ko siya. Hello?
Manang, magkakano ang suman? 5 piso lang, Noy. Sige ho, Manang, pabili ho ng 10. Ako, magandang buena mano yan, Noy. Teka, bago ka ba rito? Ngayon lang kita nakita. Kano-ano kanina, Tessie? Ah, oho. Binan ko si Nanay Tessie. Asawa ako ni Patricia. Ganun ba? Kagwapo naman pala ng nabingwit ni Patricia sa Maynila, ano? Dito na kayo maninirahang mag-asawa? Ay, hindi ho. Nagbabakasyon lang ho kami. Dito lang po kami magpapasko. May trabaho po kasi kami sa Maynila eh. Tinangu-tanguan naman ako ng matandang tindera habang binabalot niya yung mga binili kong suman. Kalain mo nga naman. Dati nung bata pa yung si Patricia, ayaw niyang umalis dito. Hindi raw niya pangarap ang magpunta sa Maynila dahil masaya naman daw ang buhay nilang mag-anak dito sa probinsya. Hindi katulad nung dating kapitbahay nila. Yung dating nakatira dyan sa bahay sa tabi ni na Tessie. Nang marinig kong banggitin ng tinderang nagpakilala sa akin noon bilang Aling Belen ang bahay na katabi ng tirahan ng mga binan ko, ay parabang nanlaki ang mga tenga ko at nabuhay na naman sa dugo ko ang kuryosidad. Na-excite akong malaman ang history nito. Kaya pasimple akong nagtanong pa ulit kay Aling Belen. Kilala niyo ho yung dating nakatira dito? Abay, oo naman. Kumari ng nanay ko yung nakatira dyan noon eh. Kasama yung dalaga niyang apo, si Francia. Medyo matanda lang ako ng kaunti kay Francia. Naku, nakakaawa nga ang batang yun nang mamatay ang lola niya dahil tuluyan na siyang naulilang lubos. Mabuti na lang at madiskarte siya at marunong manahi. Kaya para mabuhay, nagtinda ng mga ukay-ukay doon sa palengke. Mahilig din kasing magdamit ng magagara yung si Francia eh. Siya kasi ang nangangarap noon na makarating sa Maynila dahil gusto niya raw maging isang modelo tulad ng mga nababasa at nakikita niya sa dyaryo noon. Nasaan na ho ba si Francia ngayon? Natupad niya ba naman yung pangarap niya? Pero biglang umiling si Aling Belen, Sir Jupiter. Mahabang kwento ang tungkol sa nangyari kay Francia, iho. Isa pa, hindi ka rin naman maniwala. Kaya uuna na ako at ilalako ko pa itong mga kakanin ko. Paano ho kung pakiawin ko na yan, Aling Belen? Basta ba ikikwento niyo lang sa akin ang history ng bahay na yan at ng mga dating nakatira dyan? Talaga ho kasing naku-curious ako eh. Aba kung ganun eh, magkakasundo nga tayo dyan, iho. Sige, kikwentuhan kita. Pero bayad muna, ha? Abot-tenga po ang ngisi ni Aling Belen noon habang inilalagay ko sa nakalahad niyang palad ang bayad ko sa lahat ng takaning daladala niya ng mga sandaling yun. Natawa na lang tuloy ako at sumunod sa kanya. Nangayain niya akong maupo sa mahabang silyang gawa sa kahoy na nandoon sa loob ng bakuran ni Nanay Tessie. O ano, handa ka na ba? Ay oo, Aling Belen. Sige ho, simulan niyo ng magkwento. Excited na ako eh. At doon ay nagsimula na nga po niyang balikan ang mga nangyari daw sa bahay na yun. Mahigit ilang dekada na rin ang nakalilipas. Ayon kay Aling Belen, si Francia raw ay isang magandang dalaga noon. Nang sumakabilang buhay daw ang lola nito ay naisip nitong ipagpatuloy ang pagiging mananahi ng kanyang lola at yun ang ginawa niyang hanap buhay para kahit papaano ay makasurvive siya
kahit na ulilang lubos na siya. Kaya lang daw po itong si Francia, bigla na lang siyang parang nagkaroon ng isang hindi kilalang tagahanga na hindi niya akalaing maghahatid pala sa kanya ng kababalaghan. Francia, iha, umaambun na, gumising ka na. Bumalikwas ng bangon si Francia ng hapong yun dahil sa sunod-sunod na pagtawag sa kanya ni Mang Ambo. Napasarap kasi siya sa pagsisiesta dahil napagod daw kasi siya noon sa maghapong paglalabada niya ng mga ukay-ukay na ititinda niya sa susunod na linggo. Buti na lang talaga at palaging nakabantay sa kanya si Mang Ambo, yung matandang tindero ng puto bumbong na naging kaklose na ni Francia simula nang mawala ang lola niya. Ito na kasi ang nagsilbi niyang guardian noon. Naku, salamat po Mang Ambo, buti na lang ginising niyo ko. Walang anuman yun, iha. O sige na, samsamin mo ng lahat yan para sigurado akong nasa loob ka na ng bahay bago ako umuwi. Nakita ko kasing aali-aligid na naman dito kanina si Tonyo. Talagang ayaw akong tigilan ng Tonyong yan, Mang Ambo eh. Napakamanyak talaga niyan. Hindi yata siya nadadalang magpabalik-balik sa barangay eh. Nung isang buwan nga ho, inreklamo na naman niya ng mga dalagang anak ni Aling Tasing dahil nakita nilang nangunguha siya ng panty sa sampayan nila. Kaya nga palagi kitang binabantayan. Matagal ka ng kursunada ng gunggung na yun eh. Salamat po talaga sa inyo, Mang Ambo, ha? Walang anuman yun, nak. Oh, naiwan pa tong isang bestida. Mabait daw talaga si Mang Ambo noon kay Francia dahil kaedad daw ito ng dalagang anak noon ni Mang Ambo noong basta na lang itong nawala at naglaho. Wala raw nakakaalam kung nakipagtanan ba ito, pero yun ang kutob ng karamihan ng taga noon sa lugar. Eh Mang Ambo, parang hindi naman yata sa akin ang bestidang yan. Tingnan niyo ho, ang gara ng tela, mukhang mamahalin. Napakunot daw ang noo ni Francia noong iabot sa kanya ni Mang Ambo ang isang hindi pamilyar na bestida. Kilala raw kasi ng dalaga ang mga ukay-ukay na tinatahi niya ulit para gawing mas maganda ang disenyo. Kaya lang alam naman ni Francia na wala siyang pambili ng ganun kagandang klaseng tela para gawing damit. Kahit nga ang sinulid na ginamit sa bestidang yun ay napakaganda raw. Baka nagkakamali ka lang, iha. Ay naku, hindi ho, Mang Ambo. Sigurado akong hindi yan isa sa mga paninda ko. Sino kaya ang naglagay niyan dito sa sinampay ko? Napakamot pa raw ng ulo si Francia habang tinititigan yung magandang bestida. Eh, bakit hindi mo nalang isama to dyan? Mukhang wala namang may-ari nito eh. Sige na nga po, sa bagay, ang ganda pa naman ito. Pag-alis ni Mang Ambo ay agad daw na sinukat ni Francia yung bestida. Ang ganda-ganda raw kasi noon. Bukod sa mukhang mamahalin ang tela, maganda pa raw yung mga disenyo na gawa sa iba't ibang uri ng hiyas. Kaya parang kumikinang yung bestida kahit na simple lang naman ang itsura noon. Ang
Ang ganda ng damit mo, Francia. Baka naman pwedeng magpagawa kami sa iyo ng ganyan. Abay, naiinggit daw kasi sa iyo yung dalaga ko eh. Napakarami raw nang pumupuri kay Francia sa tuwing isusuot niya ang damit na yun. Kaya tuwang-tuwa siya dahil nung muli siyang naglaba ng mga paninda niya ay meron na namang napasamang isang bestidang hindi kanya na tulad ng nauna ay napakaganda rin ng disenyo. Hala, kanino kaya galing ito? Napapatanong si Francia sa sarili dahil sa pagtataka. Hindi kaya kay Tonyo? Ang hinala talaga ni Francia ay si Tonyo ang nagbibigay sa kanya ng mga damit na yon dahil matagal na nga itong nanliligaw sa kanya. Kaya lang ay hindi naman siya sigurado at ayaw na rin naman daw tanungin ang binata dahil sa takot na baka kapag kinausap niya ito ay lalo lang siyang hindi tigilan nito. Hindi rin naman magawa ni Francia na hindi isuot yung magagandang damit dahil nga sabik na sabik din siyang magkaroon ng mga ganun. Pakiramdam daw kasi ng dalagang si Francia ay natutupad kahit papaano yung pangarap niyang maging modelo. Nagpatuloy daw ang ganung mga pangyayari kay Francia hanggang sa halos makaipon na siya ng iba't ibang mga klase ng damit hanggang noong huli. Damit pangkasal? Agad na kinilabutan si Francia nang regaluhan siya ng damit pangkasal sa pagkakataong yun ng hindi niya kilalang stalker. Bakit naman ako bibigyan ng damit pangkasal? Ang mas nakapagtataka pa raw doon ay ang katotohanang wala na si Tonyo ng mga panahong yun sa lugar nila dahil nahuli na naman itong namboboso sa ibang kapitbahay. Mga isang linggo na rin ang nakalilipas buhat ng damputin ito ng mga pulis. Magandang gabi sa iyo, iha. Mangambo! Napahawak si Francia sa dibdib niya dahil nagulat siya sa matanda. Gabi na ho, ha? Ano pang ginagawa niyo rito? Nginitian naman daw ng matanda si Francia, kaya lang ay nakaramdam daw ang dalaga noon ng pagkailang. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Aling Belen ang tungkol doon, pero yun ang sabi niya sa akin. Wala naman, iha. Tinitingnan ko lang kung natanggap mo na ang huling regalo. Doon na medyo nanlaki ang mga mata ni Francia. Regalo? Ito po bang damit pangkasal ang sinasabi ninyo? Sa inyo po pala galing ang mga to? Tumango naman agad si Mang Ambo. Walang pagdadalawang isip. Oo, Francia. Ang totoo sa anak ko yan eh. Hindi naman kasi niya nagagamit kaya ibinibigay ko na sa iyo. Kayo naman, Mang Ambo. Hindi nyo naman agad sinabi sa akin, akala ako tuloy si Tonyo ang nagbibigay ng mga ito sa akin. Matapos daw magpaalam ni Mang Ambo noon kay Francia ay naisipan niya ring isukat ang traje de boda. Tamang-tama lang daw ang sukat nito sa dalaga, kaya naman tuwang-tuwa siya. Pakiramdam daw ni Francia ay isa siyang prinsesa ng mga sandaling yun hanggang sa maya-maya.
Bigla na lang umihip ng malakas ang hangin. Bigla na lang din daw bumukas yung pintuan at nakita niya si Mang Ambo na nakatayo sa labas at umiiyak na nakatingin sa kanya. Francia, anak, patawarin mo ko. Kailangan kong gawin to para makasama ko ang anak ko. Mang Ambo, ano pong ibig sabihin ito? Umagang umaga nun, Sir Jupiter. Pero talagang kinilabutan ako habang ikinikwento sa akin ni Aling Belen na pagkatapos daw nun ay bigla na lang nawala si Francia. Wala raw nakakaalam kung saan ito nagpunta. Kaya ang inisip ng mga tao ay baka nakipagtanan lang ito sa boyfriend niya. Pero saan po ba talaga napunta si Francia, Aling Belen? Hindi ko alam eh. Eh hanggang dyan lang kasi ang alam ko. Napakamot na lang ako sa ulo at dismayadong napatango nang magpaalam siyang aalis na. Nakasimangot tuloy ako habang tanaw-tanaw ko ang papalayong imahin ni Aling Belen nang bigla na lang may sumigaw sa likuran ko. Rolly! Oh, love! Gising ka na pala. Kanino galing yung mga suman na yan? Binili ko. Bakit? May naglako kasi. Natakam ako. Kilala mo yata yun, si Aling Belen daw siya. Si Aling Belen? Ano ka ba naman, Rolly? Bakit ka nakipag-usap sa kanya? Bigla na lang pong nanlaki ang mga mata ng asawa kong si Patricia ng mga sandaling yun. Kaya nagtaka ako. Eh bakit ba? Bumili lang naman ako na eh. Hindi ka dapat nakipag-usap dun. May usap-usapan dito na si Aling Belen daw ay alagad ng engkanto. Katulad ng tatay niya, si Mang Ambo. Parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko yung pangalang sinabi ni Patricia sa akin, Sir Jupiter. Lalo na nang malaman kong si Aling Belen pala yung nawawalang anak ni Mang Ambo. Ayon mismo sa kwento niya sa akin. Ang chismoso mo talaga, Rolly. At nagpakwento ka pa tungkol kay Francia? Alam mo bang ang usap-usapan dito noon, kaya raw nawala bigla si Francia ay dahil siya raw ang inialay ni Mang Ambo sa mga engkanto bilang kapalit para lang mabawi ang anak niyang si Aling Belen. Si Aling Belen na unang kinuha ng mga engkanto noon. Talagang natameme ako sa isiniwalad sa akin ni Patricia. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako hindi. Sa tingin niyo po ba posible talagang mangyari yun? Posible ba talagang kunin ng mga engkanto ang isang taong nagustuhan nilang isama na lang basta sa mundo nila? May saltik sa utak ang mag-amang yun. Sinubukan pa nga silang kumprontahin ng ima naming kapitbahay noon eh. Pero ang nangyari, bigla lang nagkasakit yung mga taong nakialam sa isyo nilang yun. Kaya simula noon, wala nang nangahaspang pag-usapan man lang ang tungkol sa nangyari kay Francia. Gigil na gigil ang asawa ko sa akin ng mga sandaling yun, Sir Jupiter. Nakailang amba siyang kukutusan ng ulo ko, pero ako naman parang natulala.
Malay ko ba naman kasing ganun pala yung si Aling Bilin? Bigla talaga akong natakot noon dahil baka kakabalikan ako ng mga kaibigan nilang Engkanto. Kaya pala ayaw akong sagutin ni nanay noong nagtanong ako. Ang sabi pa naman sa akin ni Patricia sa pamamagitan daw ng mga regalong damit, kaya nagawang isama ng mga Engkantong amo ni Mang Ambo yung dalaga. Sa bawat pagtanggap daw ni Francia ng regalong yun, ang ibig sabihin daw kasi nito ay tinatanggap din niya ang panliligaw sa kanya ng Engkanto, habang yung trahe de boda naman ay tumutukoy sa pag-iisang dibdib nila. Hindi ko na tuloy nagawang kainin yung mga suman na binili ko kay Aling Bilin. Abay, natakot ho ako, Sir Jupiter. Baka kako, yun pa ang maging dahilan para makuha rin ako ng Engkanto. Dayo pa naman ako doon at first time ko nga lang talagang magpunta doon. Walang nakakaalam kung ano na ang nangyari kay Francia pagkatapos niyang mawala. Basta simula noon ay naging abandonado na ang bahay nila noon ng lola niya. Ganun pa man, may mga pagkakataon daw na merong mangilan-ngilang nakakapansin na parang may tao sa loob ng bahay ni na Francia. Dahil naririnig nilang parang may gumagamit nga ng sewing machine nilang dipajak. Hindi po tuloy ako makatulog ng gabing yun. Parang nakaramdam ako ng pagsisisi na nagtanong pa ako tungkol sa history ng bahay na yun. Kaya kinagabihan, nang makarinig ako ng tunog ng sewing machine sa kabilang bahay, ay ganun na lang ang pagdagundong ng dibdib ko. Gusto ko sanang matulog na lang, kaya lang nakarinig na naman ako ng babaeng parang nag... Todo yakap tuloy ako sa misis ko. Simula noon, Sir Jupiter, iniwasan ko ng magtanong ulit tungkol sa kung ano-anong bagay na nakikita ko sa probinsya nila. Hinahayaan ko na lang na sila mismo ang magkwento sa akin. Hindi na rin ho ako nakatambay pa sa labas kapag gabi para magyosi dahil sa takot na baka isang beses ay magpakita sa akin si Francia o di kaya'y yung mga Engkanto. Samantala ho, si Aling Belen din ay hindi ko na ulit pinansin pa. Parang alam naman na niya kung bakit dahil hindi na narin ho ako sinubukang batiin pa. Nalaman kong 5 taon na rin palang wala si Mang Ambo at namatay daw ito na parang wala na sa katinuan dahil sa sobrang pagkakonsensya sa ginawa niyang pangloloko kay Francia para lang makuha niya ang anak niya. Mali ang ginawa ni Mang Ambo, pero sa tingin ko ay dala lang ho yun ng sobrang pagmamahal niya sa anak niya. Ganun naman ho ang tatay, hindi po ba? Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Nag-enjoy po ako habang isinusulat ko to para ipadala sa Sitio Bangungot Team. Pero sana pagkatapos niyo po itong pakinggan, ay samahan niyo akong mag-alay ng dasal na sana ay nasa mabuting kalagayan si Francia. Patnubayan nawa ho siya ng Panginoon. Hanggang dito na lang, Rolly. Dakuha naman natin ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Vic Enciso, Angelica Abenda, Elmer Ibanez Jr., Colette Chanel, Kilabot King, Mayumi Makisig, Tessa Aguilar, Elzy,
Janice Garcia at Susie PG3 Player. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Maria Teresa Aguilo at Marsh Contiveros. Sabi ni Maria, always listening here at Moonwalk, always since the pandemic began. Buong sityo namin, nakakakinig dahil naka-speaker ako makinig. Sobrang ganda ng mga kwento at nakakapanabik tuwing may bagong upload. Sabi naman ni Marsh, sityo bangungot, super legit ang bedtime stories. Talaga pong may re-recommend mo talaga. Pati asawa ko naaaliw na din sa kapapakinig. Dina-download pa niya ang mga long stories para mapakinggan niya pag nasa laot na sila. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.